Maliit pa lang itong si Yana at Dana ay sabungero na itong kanilang amang si Paco. At dahil nga sa kanyang pagkalulong sa bisyo, ay unti-unti naglaho ang kanilang yaman. May kaya naman kasi ang ama nitong magkapatid simula pa nang siya'y binata pa lamang. At dahil sa ipinimana sa kanya ng kanyang magulang ang kanilang pinaghirapang negosyo, kung kaya't naging kumpiyansa ito sa kanyang pagbibisyo. At hindi na inisip ang pwedeng mangyari dahil sa kanyang ginagawa. Wala naman kasi itong pakialam dahil ginawa lang niyang ipamanage sa asawa niyang si Nora ang kanilang negosyo. At pakuha-kuha lang siya ng pera para may pangsabong. May mga panahon ngang umiiyak na lang ang kanyang asawang si Nora dahil hindi na niya alam ang gagawin kung paano maibangon ang kanilang negosyo. Dagdag pang magagalit pa sa kanya itong si Paco kapag kanya itong inistriktuhan sa pera. May araw din ngang nag-aaway na ang dalawa dahil sa bisyo nitong si Paco. Ngunit imbis na makinig sa kanya itong si Paco, ay siya pa mismo ang galit sa asawa niyang si Nora na ipinagdidiinan pa nitong sa kanya yung negosyo. At walang karapatan itong si Nora kung kanya man yung gastahin sa kung saan-saan. Ginawa namang magpaliwanag nitong si Nora at pinaintindi sana ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang negosyo dito kay Paco. Ngunit sarado ang tainga nito at ayaw makinig sa mga sinasabi sa kanya ni Nora. Dahil lang sa isipan nito si Paco, ay ginagawa lang yun ni Nora para masarili niya yung kanilang pera. Napailing na lang ito si Nora sa katigasan ng ulo ni Paco at ginawa na lang hayaan ang ginagawa ng asawa nito. Nagising lang sa katotohanan itong si Paco nang tuluyan na nga silang malubog sa utang at hinahabol na itong si Paco ng mga taong pinagkakautangan nito. Dahil nga sa sobrang pag-iisip sa kanyang mga utang at kung paano niya ito babayaran, kung kaya muntik nang mabaliw itong si Paco. Salamat na lang na nagpursigi itong si Nora na matulungang makarecover itong kanyang asawa. Ngunit imbis na magbago itong si Paco, ay lalo pa ngang lumala ang ugali nito. Dahil sa ginawa na niyang ipagkasundo itong kanyang anak na si Dana sa mayamang taong kanyang pinagkakautangan ng malaki. Walang kaalam-alam itong si Nora sa ginawa nitong si Paco. At nang malaman na nga niya ang ginawa ni Paco, ay nagalit ito at ginawa niyang sumbatan itong si Paco. Ngunit ginawa lang siyang pagbuhatan ng kamay nitong si Paco at binalaang pag ginawa pa niyang hadlangan ang kanyang desisyon ay hindi lang iyon ang kanyang sasapitin. Napaiyak na lang si Nora sa sandaling iyon dahil sa wala siyang kakayahan na mapagsabihan ang asawa nito. Ganon din ang kanyang dalawang anak na dalaga. Naiiyak na lang ang kanilang lungkot at paghihinagpis. Nangyari ngang itinakda na ang kasal nitong si Dana kay Don Noel bilang kabayaran ng pagkakautang nito si Paco sa kanya. Habang paparating nga ang araw ng kasal, ay balisa itong si Dana at hindi makausap. At palagi na lang nagkukulong sa kanyang kwarto. Kahit naman kasi inilabas nitong si Dana ang kanyang hinanaing sa kanyang ina, ay wala din itong magawa dahil sasasaktan lang siya nitong si Paco. Dalawang araw bago ang itinagdang kasal ngay, binulaga ng isang balita itong si Paco at Nora. Nang malaman nilang wala na pala sa kanilang pamamahay si Dana, ginawa na pala nitong takasan ang kanyang pamilya at nagpakalayo-layo. Dahil sa ayaw na ayaw niyang maikasal dito kay Don Noel, labis na galit naman ang nadama nitong si Paco sa puntong yon. At pinangako niya sa kanyang sarili na makakatikim nang hagupit sa kanya itong si Dana pag siya'y matagpuan ito. Ngunit bigo ito si Paco dahil hindi niya matagpuan itong si Dana. Labis na kaba ang nadama ni Paco sa sandaling yon.
hindi para sa kaligtasan ni Dana, kundi sa kung anong gagawin ni Donoel sa kanya pag nalaman niyang tumakas itong anak niyang si Dana. Napakamot sa kanyang ulo itong si Paco habang naglalakad at nag-isip ng magiging solusyon. Hanggang sa pumasok sa isipan niya itong si Hana na siya ang ipalit sa kapatid nitong si Dana. Naramdaman na ni Yana ang gagawin ng kanyang ama sa sandaling yon. Kung kaya't hindi na siya nagulat nang sabihan siya ng kanyang amang mag-ayos dahil siya ang ipapalit sa lugar ng kapatid dito. Tahimik lang itong si Yana sa sandaling yon. Ngunit hindi nito mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ginawa pang manigurado nito si Paco. Kung kaya't ginawa niyang balaan itong si Yana. Nakapag ginaya niya ang ginawa ng kanyang kapatid ay pagsisisihan niya ang gagawin ito sa kanya. Nangyari ngang napilitan itong si Yana na magpakasal kay Donoel kahit nalabag pa iyon sa kanyang kaluuban. Simula nga sa araw ng kasal, ayun na rin ang huling pagkakataon na masilayan itong si Nora at Paco ang anak nilang si Yana. Dahil sa dinala na ito ng kanya na ngayong asawang si Donoel. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Dahil sa natanggap na pera nitong si Paco galing kay Donoel, kung kaya't muling pansamantalang umangat ang kanilang kabuhayan. Ngunit hindi rin iyon tumagal dahil sa muli na namang ipinangsugal nito si Paco ang malaking perang bayad ni Donoel sa pagpapakasal sa anak niyang si Yana. Hanggang sa humantong na naman sa pinaghahabol itong si Paco ng kanyang mga pinagkakautangan. Isang araw nga, habang naglalakad itong si Paco pauwi ng kanilang tahanan, ay bigla na lang siyang hinarang ng mga kalalakihan at pinagsusuntok sa sari-saring parte ng katawan nito. Ilang minuto ring nalamog ang katawan nitong si Paco sanhi ng suntok at sipa na kanyang dinanas. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga lalaking nang bubog sa kanya. Napakaswerte mo talaga palagi, Paco. Palagi ka nalang nakakaligtas sa mga ganitong sitwasyon. Siya nga pala, Paco, bayad ka na. Kalimutan mo nang may utang ka sa akin. Sa susunod ay mag-ingat ka na, huling sambit ng lalaking yon. Dahil sa sakit ng katawan, sanhi ng pagkabugbog sa kanya, ay sandaling napaupo at napayoko itong si Paco. Nang maya-maya'y, napansin niyang merong lumalapit sa kanyang isang tao. At nang kanya nang tanawin ito, ay laking gulat itong si Paco sa kanyang nasilayan. Tay, halina po kayo. Kanina pa po kayo inaantay ni nanay. Sabay akay dito kay Paco at pinasakay sa kanyang sasakyan. Walang tinig si Paco sa puntong yon. Dala na siguro ng hiya sa anak nitong si Yana. Ngunit hindi niya napigilang magtanong sa anak nito kung hindi ba siya galit sa kanya dahil sa wala man lang siyang narinig na kahit isang sumbat galing sa anak nito. Napangiti lang itong si Yana sa sinabi ng kanyang ama at sinabihang, wala naman pong pupuntahan ang pagkimkim ng galit ay wala pa rin katumbas ang pagpapatawad. Dahil yun talagang nagpapalaya at nagbibigay ng katiwasayan sa tao. Nang wala po ako sa poder nyo ay madami akong natutunan na nagpatibay sa akin. Malaki po ang naitulong sa akin ni Donoel dahil ginawa niya akong pag-aralin. At dahil wala po siyang anak ay tinuring niya akong kanya ng sariling anak. Oo tay, pagpapanggap lang niya yung kasal na yon dahil naawa siya sa amin ni ate. At yun ang naisip niyang paraan para mailayo kami sa inyo. Pero wala na po yun tay, nakaraan na po yun. Sambit itong si Yana habang naiiyak. Madami pang kwento itong si Yana sa kanyang ama sa sandaling yon. Na nagpaiyak at nagpadurog naman sa damdamin itong si Paco. Nangyari ngang nakonsensya itong si Paco sa mga sinabi sa kanya ni Yana. At yun ang naging daan na minabuti na nito si Paco na tuluyan ng talikuran ang kanyang mga bisyo. At minabuti nitong si Yana na bigyan ng 2 gradong bahay at sariling negosyong pangkabuhayan ang kanyang ama at ina.
At sa araw ng kaarawan ng kanilang inang si Nora, ay ginawang sorpresahin itong si Yana at Dana ang kanilang mga magulang. Dahil nga doon ay muling nabuklod ang kanilang pamilyang dati nawasak. At simula sa araw na yon, ay namuhay silang buong pamilya na matatag at masaya. Mga ka-explorers, bilang ama, gawin po nating maging maganda ang pinapakita nating ehemplo sa ating pamilya. Dahil iba ang pundasyon na ating maitatatag sa pamamagitan ng bukod-tanging ehemplo.